Ayos, panalo na naman. Tutal, hindi mo na yan kayang talikuran. Ikaw ang tatalikuran namin. O siya, tara na sa sugalan. Palagi talagang nasa huli ang pagsisisi. Hindi ba, Sir June? May isip mo na lang na sana nakinig ka sa mga paalala o mga babala kung kailan marami nang nasayang at nawala. Ihilingin mo na lang na sana maibalik pa ang mga pagkakataon. Kapag natauhan ka na, at wala ka ng matatakbuhan. Ganitong ganito po ang dinanas ko noon, Sir Chul. Ang totoo nga po, pinagdurusahan ko pa rin ang epekto ng nangyari hanggang ngayon. Lunot pa rin ako sa pagsisisi. Kahit halos 20 taon na ang lumipas. Ako po si Ruben ng Lavotas, isang dating dakilang sugarol. At ang labis na pagsusugal ko rin mismo ang sumira sa buhay at tahanan ko noong 2005. Lalo na lang kapitan ito ng isang itim na espiritu. Isang demonyong hinayaan ko lang din na mahawakan ako. Nandito na. Galing ka na naman sa sugalan kang hayop ka? Ang lalim na ng gabi, ngayon ka lang uuwi. Teka, alis siya naman. Pagod ako. Magpahingayin mo naman muna ako. Kaya hindi ka nakakapagpahinga kasi galing sa trabaho, sa sugalan agad yan punta mo. Ang laki ng binubuhos mo dyan sa bisyo mo. Kala mo naman nanalo eh. Lagi ka naman bokya. Eh, nanalo naman ako eh. Ito nga, may naiuwi pa akong 2 kilong bigas. 2 kilo? 2 kilo lang ang naiuwi mo ngayong sahuran? 2 kilo lang ang naiuwi mo samantalang magkano ang naitalo mo? Ruben, mag-isip-isip ka nga. Lumalaki na yung bata, ganyan ka pa rin. Mahal, konting hinahon naman. Hinahon? Eh yun nga eh, dati pa naman akong ganito. High school pa lang, hili ko na talaga yung pagsusugal. Pero minahal at pinakasalan mo pa rin ako, di ba? Kaya minahon ka na, mahal ko. Naglilibang lang... Eh, ilang taon na ako nagtitiis dyan sa kalokohan mo? Naririnig mo ba yung katwiran mong baluktot? So, kasalanan ko pa ngayon kung bakit pinatulan kitang kutong lupa ka, ganon? Kasalanan ko pa ba kung bakit tuyo at instant noodles yung kinakain ng mga anak mo? Kasi palagi kang talo? Ulol ka! Sorry na, mahal ko. Aya mo, babawi rin ako. Pangako, ha? Babawi! Kailan? Kapag nanalo ka ng malaki, na mangyayari lang kapag pumuti ng uwak. Lokohin mong sarili mo. Nako, sinasabi ko sa'yo, Ruben, kapag hindi ka pa nagtino, iiwan ka na namin ng mga anak mo. Mahal naman, wala namang ganyan na... Diyan ka sa sala matulog! Halos gabi-gabi, ganon po ang tagpo sa bahay namin, Sir June. Noon pa lang, alam ko naman na mali talaga ang pagkakalulong ko sa sugal. Pero ewan ko ba? Sadyang hindi ko mapigil ang sarili ko. Palaging lasa isip ko na babawiin ko. Puro pagkatalo ang bumabalik sa akin. Kaya hindi ko masisisi ang asawa kong si Alicia. Bakit lagi niya akong dinadakdakal? Kasi nga naman,
Dalawa na ang anak namin eh. Isang 10 years old at isang 7 years old. Pero ganon pa rin ako. Subalit nagbago ang lahat. Nang minsang pauwi ako galing sa isang burol. Ay, lintik talaga. Sa 10 talo, 3 lang panalo ko. Nakakabanas. Lagot na naman ako kay Alicia nito. Kukulimandaan na lang yung pera ko. Layo pa yung sahuran. Sangla ko na lang siguro tong cellphone ko. Baka sangla ko na lang yung kaluluwa ko sa demonyo. Itaya mo na yan, 500 mo. Huh? Sino yun? Itaya mo na yung 500 at magiging 1,000 yan ngayong gabi. Sino yan? Kailangan mo ng pera, hindi ba? Pero hindi mo kayang isuko yung libangan mo. Naiintindihan kita. Kaya gusto kitang tulungan. Wala nga namang masama sa konting libangan lang. Sila lang naman yung di ka naiintindihan. Diyos ko, nababalo na ba ako? Sino ka ba kasi? Oops, teka. Walang ganyanan. Walang tawagan ng Panginoong ayaw magsaya ng konti ang mga tao. Tsaka ano ba, hindi ka nababaliw, Ruben. Tumingin ka sa pader, sa may likod mo, sa may kanan. Lumingoy na po ako at agad ng lamig sa nakita ko. Kinusot ko pa nga ang aking mga mata. Kasi hindi talaga ako makapaniwala. Isang anino ang nasa pader. Kumbaganaw, kahit wala namang pwedeng pagmulan. Ibig kong sabihin, wala namang tao, kahit anong hugis tao roon. Pero mayroon po talagang hugis taong anido. At ramdam kong nakatitig ito sa akin. Mahal mo ang asawa at mga anak mo. Tama ba ako, Ruben? Ano bang sinasabi mo? Sino ka ba? Ano ka ba? Mahal mo sila. Hindi ba, kaibigan? Siyempre naman. Mahal na mahal ko sila. Pero hindi mo kayang bitiwan ang pagsusugal. Hindi mo kayang tumigil. Kahit sunod-sunod ka ng natatalo. Ano ba kasing gusto mong sabihin? Huwag ka namang manigaw, Ruben. Ang gusto kong sabihin, naiintindihan kita. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo. Sa katunayan, nandito ako para tulungan ka. Ako, si Shamdon, ay nakahanda kang tulungan, kaibigan. Tulungan? Paano? Una, kailangan mong magtiwala sa akin. Bumalik ka sa burol at ipusta mo yung 500 mo. Ha? Ito na lang ang pera ko eh, kapag natalo ako. Kung ayaw mo, wala na tayong dapat pag-usapan. Hindi kita matutulungan. Teka, sigurado ba yan? Basta magtiwala ka lang at akong bahala sa iyo, kaibigan.
Sumunod ko na lang namalayang nasa burol na uli ako, Sir Jun. Naipusta ko na ang 500 piso ko at nasa gitna na ako ng tongits. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang mga baraha. Ngunit naririnig ko ang boses ni Shamdon sa isip ko. Itinuturo nito kung ano ang mga gagawin ko sa laro. At totoo nga po, nalalo ako sa duel. Ang galing! Ang galing, naging 3,000 na yung 500 ko! Sabi ko naman sa'yo, di ba, Ruben? Magtiwala ka lang sa akin at tutulungan kita. Maraming salamat, kaibigan Shamdon, ha? Maraming salamat talaga. Walang anuman, Ruben. Maaasahan mo ko. Tsaka, konting pabor lang naman ang hihingin kong kapalit. Pabor? Anong oras na, Ruben? 4:00 na ng madaling araw. Kakauwi mo lang. Ano? Nagsugal ka na naman? Ilang ulit ko na ba? Mahal, nanalo ako! Nanalo ako! Yung 500 ko, naging 3,000! Seryoso ka? Gulat na gulat si Alicia nang mag-uwi ako ng 3,000 piso noon, Sir June. Alata ko nga lang na dismayado pa rin siya kasi nagsugat pala ko. Ako naman ay hindi na lang inisip ang samalang loob ni Alicia. Nasa isip ko kasi ang mahalaga, nalalalo ako ng malalaki. Lalo pang nagkahalo-halo ang emosyon ni Mrs. lang sunod-sunod na akong nakapag-uwi ng malaking halaga. Masaya siya kasi malaki nga ang naipapasok kong pera. Sa katunayan nga po, nakabili ako ng bahay at kotse. Nakapagpatayo rin ang mga negosyo, internet cafe at tindahan ng bigas sa palengke. Ngunit, hindi pa rin niya suportado ang pagsusugal ko. Lalo na, nang tuluyan na talaga akong talulong. Good morning, my loves. Bango niyang hinahain mo, ha? Pinakbit ba yan? Ang bango ng bagoong, eh. Anong good morning ka dyan? Mag-aalas 12 na lang tanghali, nag-good morning ka pa. Itong mahal ko talaga, oh, nakasimangot na naman. Dali na, umupo ka na rito at kakain na tayo. Alicia, ano ba't parang sama na naman ang timpla mo? Paano hindi sasama ang timpla ko? Eh, hindi ka naman tumutulong sa pinatayo mong negosyo. Tapos malalaman-laman ko, nag-resign ka pala. Kaman lang nagsabi. Eh, amo na. Eh, sunod-sunod naman yung swerte natin, eh. Ang laki na ng kinikita ko sa... Kinikita? Saan? Sa pagsusugal mo? Nako, Ruben. Mag-isip-isip ka, ha? Alam mo namang weather-weather lang yung sugal, eh. Paano kung sunod-sunod ka na namang matalo? Kugulong na naman tayo sa putik. Alicia, hindi mangyayari yun. Magtiwala ka lang sa akin. Pangako ko sa'yo yan. Ano yun? Teka, titignan ko. Agad kaming napatayo ni Alicia mula sa hapagkainan lang umiiyak na pumasok ang bunso naming anak na si Felix. Sabi nito, hinimatay raw ang kanyang ate sa may labas ng bahay.
Okay naman daw ang kanyang ate nang sumakay sila ng jeep galing school. Pero bigla raw itong nahilo nang makababa na sila. Mabilis naman kaming lumabas para puntahan ang panganay naming si Myrna. Doon nga po sa harap ng gate ay nakahandusay ito. Nilapitan na rin ang isang kapitbahay na nakakita sa nangyari. Binuhat ko naman agad ang anak ko para isakay sa kotse. Pero saglit akong natigilan nang makita ang anino ni Sham doon sa may pader. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay bigla na lang ding laglaho. Ano kaya nangyari? Malasog na bata naman si Myrna. Ba't kaya bigla siyang inimatay? Ruben. Oh, anong sabi ng doktor? Kumusta yung anak natin? Ewan ko ba? Hindi raw matukoy ang nangyari kay Myrna eh. Basta raw, napakababa ng vital signs niya. Mababang blood pressure, heart rate at pulso, pero wala naman daw sakit kung susuriin. Eh, paano yung mga nakita nating pantal-pantal sa balat niya? Eh, hindi ba delikado, nakakahawang sakit yun? Pati yun hindi rin daw masabi eh. Mukha lang naman daw kagat ng lamok. Paano magiging kagat ng lamok? Eh, sobrang dami nun. Ewan ko, Ruben. Ewan ko. Osha, mag-withdraw muna ako ng pera pambayad. Lilipat na lang natin siguro siya ng ospital. Mukhang walang silbi mga doktor dito eh. Basta, bilisan mo ha. Mabilis akong nakarating sa isang ATM machine noon, Sir John. Sobrang nag-aalala na para sa aking anak na si Myrna. Lalo na't walang matinong findings sa mga doktor. Subalit noong papasok na sana ako sa kotse para bumalik na ospital, nakita ko na naman ang anino ni Shamdon. Naroon ito sa may pinto ng sasakyan. Tila ba hinihintay ako? At noong pagkakataong yun, sa di maipaliwanag na dahilan, umasok muna ako ng kotse at doon ko siya kinausap. Kumusta, Ruben? Maayos na ba ang kalagayan ng panganay mo? Shamdon, anong ginawa mo? Bakit naroroon ka sa may gate ng bahay kanina? Ayun ba? Wala naman. Dumadalaw lang. Tsaka ayun, tinitingnan ko lang kung pwede ko na bang kunin ang kabayaran mo. Shamdon, napakalaki ng utang na loob ko sa iyo. Nagpapasalamat ako ron. Pero ano ba talaga yung kabayaran sinasabi mo? Ay nako, huwag mo nang isipin, Ruben. Ako na ang bahalang mangulekta noon. Hindi mo na kailangan mabahala. Osha, tara na sa sugalan. Ha? Ngayon agad? Pupunta pa ako ng ospital eh. Sus, ito talaga? Tara na. Para madagdagan ang pera mo dyan. Pamilya mo rin naman ang makikinabang eh. Sir June, alam ko sa sarili ko ang dapat kong gawin noong oras na yon. Dumiretso sa ospital para samahan ang aking pamilya. Pero hindi yun ang ginawa ko. Sa halip, natauhan na lang akong naroon na naman sa suganan at nakakailang panalo na ulit. Lintik na buhay ito!
Ayos, panalo na naman. Ba't ba kapag ikaw ang naglalaro, hindi ka natatalo? Nandaraya ka yata eh. Ha? Naku, hindi po Manong, hindi po, kailanman hindi ako... Makinig ka. Kapag napatunayan kong nandaraya ka nga, bubutasin ko yung ulo mo at idadamay ko ang pamilya mo! Naku si Alicia. Hello? Nasaan ka na ba, Ruben? Sabi mo mag-withdraw ka lang. Ilang oras ka nang wala? Alauna na ng madaling araw. Nasaan ka na ba? Papunta na ako dyan. Papunta na. Kahit wag na. Hindi ka na rin kailangan dito dahil wala na si Mirna. Patay na ang anak mo! Ali mo'y gumuho ang mundo ko sa nakinig, Sir Jewel. Hindi nga po ako agad nakaalis kasi hindi ko mapatakbo ang kotse. Tanging naririnig ko lang ang tila paghagik-hik ni Siam doon sa loob ng sasakyal. Pati na rin ang bumubulong na konsyensya sa isip ko. Bakit ko nga ba inulang sukal kesa sa balikan ng anak ko sa ospital? Ang perang napanalunan ko noong gabing iyon ang ginamit kong panggasto sa burol ng aking anak. Dahil nga isa akong dakilang gago, hindi na wala ang sugalan sa damay ni Mirna. Bagay na ikinagalit ng husto ni Alicia. Hindi niya ako kinausap sa kabuuan ng burol. At nagulat na lang ako nang bigla siyang nag-impake ng mga gamit nila libunso matapos ang libik. Alicia! Alicia, bakit ka nag-iimpake? Itiwan mo ako. Alicia naman! Saan kayo pupunta ni Felix? Itiwan mo sabi ko! Sagutin mo nga ako! Saan ba kasi kayo pupunta? Saan pa ba? E di aalis. Mahal naman. Wala namang ganyan ano. Uy! Alicia! Alicia! Mahal? Hindi mo kami mahal, Ruben. Ang mahal mo lang, yung pagsusugal mo. Total, hindi mo na yan kayang talikuran. Ikaw ang tatalikuran namin. Alicia naman eh. Nakakapagbigay naman ako ng... Na ano? Ng pera? Naisalba pa ng lintik na perang yan si Mirna. At nakuha mo pang bastusin ang burol ng anak mo dahil dyan sa bisyo mo. Ayoko na, Ruben. Ayoko na! Hindi ko napigilan ang pag-alis ng asawa ko sa June. Kiramdam ko, biglang lumamig at dumilim ang bahay at ang buhay ko. Wala lang aking mag-iina. Wala kundi Siamdo na lang ang nararamdaman kong sama ko. At patuloy pa rin ang pagbulong niya sa akin. Ayos lang yan, Ruben. Ayos lang. Magtiwala ka lang na hindi ka tuluyang malulugmok. Andito pa rin naman ako eh. Maglibang ka lang. Magpakasaya ka lang. At alam na alam mo kung paano paliligayahin ang sarili mo. Balik pa rin ako lang balik sa mga sugalan, Sir June. Kasino man yan, lamayan o sultada, andun ako. Nasa isip ko, ito lang ang paraan para malibang ko at makalimot sa mga nangyari. Lalo pa't tuloy-tuloy pa rin ang pagkapanalo ko sa kahit anong sugal. Hindi ko alam, isang malagim na gabi pa na ang naghihintay sa akin.
Aba, ang lapad ulit ng ngiti mo ngayon ah, Ruben. Wagi na naman? Ah, opo manong, medyo nakarami na naman. Eh, ang mag-ina mo ba? Kumusta na? Pa? Sana ayos lang sila, no? Hayop ka! Anong ginawa mo sa mag-ina ko? Sir Jun, dali-dali akong pumunta sa kotse ko. Patatakbuhin ko na sana nang tumulok uli ang cellphone ko. Tumawag ang kapatid ni Alicia. Ang sabi, nadisgrasya raw ang mag-ina ko. May bumaril daw sa sinasakyan nilang kotse. Pinatamaan ang gulong. Halos palipalin ko na po ang kotse makarating lang sa kinaroroonan ng mag-ina ko. Malayo pa man, tanaw ko na ang kumpulan ng mga tao sa kalsada. At pagdating ko, bangkay ng asawa ko ang bumungat sa akin. Si Felix naman ay nag-iingalo. Lumipas ang dalawang buwan, naipalibing na po si Alicia. Bagamat hindi ako pinayagan ng kanyang mga kamag-anak na dumalaw sa lamay, si Felix naman po ay hindi pa rin nagigising at nasa ospital pa rin. Kaya nga po, sunog ang lahat ng laipon ko sa bangko. Pambayad sa bills. Maski ang kotse at mga negosyo namin ay naibenta ko na rin. Tanging ang bahay na lang ang naiiwan sa amin ng aking anak. Felix, anak, kailan ka ba magigising? Naghihintay si Papa, oh. Nalulungkot na ako kasi ayaw kitang nakikita ganyan. Anak, gusto kong gumaling ka. Ayaw kong pati ikaw mawala sa akin. Kumusta, kaibigan? Ikaw? Ano? Tara na? Wala ka ng ipon pang gastos sa bayarin dito, oh. Kawawa naman si Felix pag... Tigilan mo na ako. Sigurado ka? Tigilan mo na ako. Ayoko na magsugal. Ayoko nang kunin mo pati si Felix. Layuan mo na akong demonyo ka. Layuan mo na ako. Sige. Sabi mo eh. Sir Jul, ilang minuto lang po ay nag-ring ang luma kong cellphone. Tumawag ang isang kapitbahay ko at sinabing nasusunog ang bahay ko. Hindi ko malaman ang gagawin kasi hindi ko naman pwedeng iwan si Felix. Wala akong magawa kundi manalangin. Bagay na matagal ko lang nakaligtaan gawin. Panginoon, alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa inyo at sa pamilya ko. Alam kong napakagago kong tao. Alam kong napakasama ko kasi nakipagkaibigan ako sa isang madilim na espiritu. Hindi ko na po hihingin patawarin niyo ako kasi alam kong hindi ako karapat-dapat. Tatanggapin ko po kahit itakda niyo lang mapunta ako sa impyerno. Pero isa lang po yung pinapakiusap ko sa inyo. Pakiusap, Panginoon. Iligtas niyo yung anak ko. Iligtas niyo si Felix.
Buong gabi akong nagdasal ng nagdasal noon, Sir June. Iyak din ako ng iyak kasi nilalamo na ako ng pagkabahala para sa kalagayan ng aking anak. Subalit nang sumikat ang araw, himalang nagkamalay si Felix. At mula rin po noon, nagtuloy-tuloy na ang kanyang pagaling. Pagkalabas namin ng ospital sa June, ubos na lahat ng kayamanan ko. Ang naisalba ko lang, 500 piso sa bulsa at lumang cellphone na dikipat. Halo-halo rin ang nararamdaman, malungkot at puro ng pagsisisi. Kasi naipahamak ko sina Alicia at Mirna. Pero kahit papaano, masaya rin na hindi nawala sa akin si Felix. Sir June, hindi na po ako nag-asawa uli simula noon. Hindi na rin po ako uli nagsugal kahit isang beses. Itinuon ko na lang lahat ng oras ko sa aking anak. Nagtrabaho, tapos nagtinda-tinda rin ng street foods. Sa ngayon, malaki na po si Felix at may isang apo na rin ako. Hindi pa rin kami mayaman, pero masaya at payapa na rin ang buhay. Hindi ko nga lang maiwasang makaramdam ng labis na pagkalungkot sa tuwing naaalala ko ang madilim na yugtong yol ng aking buhay. Hanggang dito na lang po, Sir June. Maraming salamat sa pagbabasa at pagsasadula ng kwento ng aming pamilya. Ako po si Ruben na nagpapaalalang walang mabuting bisyo. Palaging unahin ang Panginoon at ang pamilya. At ngayon mga kaibigan, tumako uli tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Sherlyn Huntilla, Etnak, Aiza Lejaro, Darlene, and Janet Claro, Jen Cruz, Judalyn Herrera, RJ Works Mendez, Chora Sera, Urem Shaki, at Haydin kay Lali Gagarin. At ngayon po, magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Ednak at Riza. Ang sabi ni Ednak, sana naman this time ma-shoutout na kami ni Bray and Edna Abarquez, Inday Medo at Nanay Flor ng USA. Gustong-gusto naming mag-asawang pakinggan ang mga kwento nyo. Salamat uli. Ay, salamat po sa support na, Edna. Ingat po kayo dyan sa USA. Ang sabi naman ni Riza, the best horror narration and stories na pinakikinggan ko. More powers po. Takip silim. Hulog ko talaga ito. Hindi kumpleto ang gabi ko nang hindi ako makikinig dito. Ganon din po sa Sityo Bangungot. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot, ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Caspi, nagpapasalamat.